Eh, pambihira ko, napakasama eh. Tumulong ka na, putay na. Putrag yata naman talaga. Oh, buhay to. Tumulong ka na. Ayan pa, igaganti sa'yo nito. Bagay nabubuhay to sa mga fake news. Yun ang ikinabubuhay nitong si Arnold, the fake news clubyo. Di ba? Style mo rin yan, di ba? Interpol, pakimbestigahan nyo nga ito. Ha? Ayan, bagay o, panoorin mo. Ungas din to eh. Kus ba yan? Iniimbestigahan nyo na? Sir, may mga ano lang, may mga iniimbestigahan kami. Kasi ganun talaga, ganun yung style niya eh. Challenge, mayaman challenge, di ba? May mga iniimbestigahan kami, sir. Mabigat ang parusa, no? Sir, kayo na po magbagyat kung anong kaparusahan para... Yan. Oo, matakot naman itong mga to. Babala na rin, ano? Yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am. Eh. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Tapos, isa-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Yung social media, buong mundo to eh. So, paano po kunyari, galing abroad yung author? Di ba may mga Pilipino po abroad eh? O, galing abroad, Pinoy, siyempre matatanggap mo yung conference mo siya. Facebook, o paano yun? Sakop pa ba siya nung batas o hindi naman? Yes, sir. May jurisdiction kasi tayo dun, sir. Regardless kung nasaan yung location ng tao. But as long as either yung complainant or yung subject nandito sa Pilipinas, sir. Alam nyo, kailangan talaga kayo dahil ang daming oras po ng mga taong matataba ang utak. Para, di ba? Ang daming oras pero nila. Pero alam mo, ang Pangulo na mismo ang nagsabi na kung sa mga tao na mga hindi masaya kung yung sa nakukulangan sa response ng pamahalaan dito sa COVID-19, you are free to criticize. Pangulo na po ang mismo nagsabi noon, sir. Yes, ma'am. Tama yun, ma'am. Kasi yung di ba, ma'am, dalawa pwede. Pagka mag-criticize ka, baka may katotohanan eh. Baka maging whistleblower ka pa or makakontribute ka sa improvement, ma'am. Kaya nga, ma'am, kung sumusunod lang kami dun sa element ng Article 154 sa kayong bayanihan ha. Tama, ma'am, si Sir Egan eh. Ang daming malilikot ang utak ngayon, ma'am. Kasi yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Tapos, ita-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate. Yung pala, ang game plan goal is to ask for donation na itatago nila yung pala, hindi para sa politics. Si Marcos ba yan? Inimbisigan. Sir, may mga ano lang. May mga inimbisigan. Kasi ganun talaga. Ganun yung style niya. Mayaman challenge ba? May mga inimbisigan kami, sir. Mabigat ang parusa, no? Sir, kayo na po magbagyan kung anong kaparusahan para matakot naman itong mga to. Babala na rin, ano? Pag sa Article 154 kasi ng my civil code, ang penalty niya lang, ma'am, is 1 month to 6 months or 200 to 1,000 na to fine. Pero ang considering na ginamit yung social media, ma'am, in relation yan dun sa Cyber Crime Prevention Act, at yan, 1 degree higher. Ang penalty nun, ma'am, is 6 years, 1 day to 12 years. Pagka Article 154 in relation to 10175. Sa revised penal code, walang parang aggravating circumstance na pagkunari. Kamukha ngayon, di ba, national health emergency. Tapos, saka ka pa nandito, walang parang aggravating circumstance. Bang sa appreciation na ng court yun, pero yung code lang sa Article 154, pan silang iba dyan eh. Ay, Victor, eto bago kang magtapos eh, baka fan mo ito. Nagtatanong lang kung taga Sorsogon City ka ba?
dito ka lang. Pero may mga kaibigan ako dun. May kapangalan po. Okay, thank you. Salamat po. Salamat, sir. Salamat, ma'am. Salamat kayo. Victor Lorenzo, Happy ng NBI Cybercrime Division. Ting! Because nga, laki ng ulo nun. Pantay ba mata nun? Hindi, ang sinasabi ko, yung R&R, malaki yung ulo na hindi bagay sa bata. Yung puppet? Yung puppet na sinasabi ko. Pero yung kamukha niyang tao, yung nga si Arnold, may pa-imbestiga pang nalalaman eh. Ay! Ano nalalaman ng tao na puro fake news ang nalalaman mo? Ha? Sa abot sa hospital, dinilit niya. Kanina, ngayon lang ngayon mga bago ko bumaba ng building, tinawagan ako ni Rex kaya nung target on air. Boss, may pira sa'yo dito. Pinormal sa akin yung video. Kung hindi ba naman iinit ang dugo ko, may nalalaman pang MBI. Ako daw puro mayaman challenge daw. At yun naman pala daw kasyo, ganyan. Pinakalaanan pa ako, Marcos. Ayan, Arnold, laki mata, klabyo, fake news ka. Sagutin mo to. Alam mo, kung wala kang gagawin para sa mamamayan natin, manahimik ka. Alam mo yon? Manahimik ka. Wala ka nang ginawa kundi magbalita ng fake news. Wala nang makikinig sa'yo. Wala na. Alam mo ba, alos araw-araw na ginawa ng Diyos puyat na puyat ako. Bakit? Araw-araw, daan-daan toneladang bigas. Araw-araw, magmula nung uno hanggang ngayon, 735 tons, tonelada na ang dinidispose ko, pera pa itong ngayon. Kayo ang tanong ko, may nagawa ba kayo para sa maliliit nating mamamayan? Ultimo kulungan, lahat ng kulungan, pinagbibigyan ko na ng bigas. Ha? Ultimo yung ating mga volunteers, lahat ng mga bayan, Quezon, Lalawigan ng Pampanga, Bulacan, buong Cagayan, pati DSWD. Ha? Yung sinasabi mong mga society na china-challenge ko hanggang ngayon tulog pa katulad mo. Galit na tao sa inyo kasi puro fake news ang nalalaman nyo. Katulad ng mga volunteers na to, naalala nyo ba sila? Naalala ba kayo nila Arn-Arn? Naalala ba kayo? Wala. Saan ka ngayon? Kawawa ka naman. Wala nang manunood sa'yo. Lalo na yung puppet, ako wala manunood doon. Laki ng mata eh, di bagay sa ulo. Baka salamin pa. Imbestigahan mo nga yun. Na-imbestigahan nyo ba yun? Na-imbestigahan nyo na ba yung mga naglalabas ng fake news? Ha? Kakahiya ka, di ba? Bagong gising ako, di pa ako nagkakape, di pa ako makakain. Bumaba ako rito para masigurado ko na yung mga taga-anti-narcotic, yung mga volunteers natin at yung ibang humihingi ng tulong ay mabigyan. Ngayong Biyernes, Arn-Arn, ngayong Friday, may darating ako rito. 15,000 pieces na kalabasa. Pumunta ka na rito, tatabunan kita ng kalabasa. Tapos yung antipolo. Hindi antipolo. Taytay Rizal at Sampaloc. Abangan mo yon. 10 truck na buhay na manok ipamimigay ko sa mga kababayan natin dyan. Abangan mo yan. Ha? Gusto mo pumunta ka rin doon, makipila ka na magkapakpak ka na rin. Hindi kasi kagigising ko lang mababalitaan ko yung mga banat itong mainstream media na to. Puro fake news. Ano ka ngayon? Walang-wala ka, no? Subscriber ko, Arnold, sa YouTube ko, 1,000,000. Malalaman na nila lahat, sinungaling ka. Diba? Pinagtatawa na yung show. Diba? Naniniwala pa kayo sa tao ngayon? Ay, di ba't hindi na? Yun. Kita mo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bagong gising ako, makakatawagan ako ng isang radio broadcaster. Rex Cayano. Mia Francis, tinibira ka ni Arn-Arn at saka ni nung babae. Hindi ko na maalam, pinorward sa akin yung video clip. Ba, ay maanghang nga ang mga sinabi. Kailan pa alam nyo, pagka may gumagawa ng mabuti, ginagawa nyo ng paraan para masira. Kaso hindi ako masisira eh. Bakit? Proven ang aking ginagawa. Nakama. Kayo, proven na yung mga bunganga nyo malalaki. Hanggang bunganga lang kayo. Ang tanong ko, kayo dyan.
May ginawa na ba kayo para sa mga mamamayan? Anong ginawa nyo ngayong COVID? Wala, dumaldal. Ay di, nakakahiya kayo, kawawa naman kayo. Diba? Oh, ano, gusto mo pa? Hindi kita pagsasawaan. Bibigyan kita ng panahon. Ang style kasi nito mga media na to, bibirahin ka. Pagbiyang kayo. Oh, ang tanong ko, eh, kayo dyan. May ginawa na ba kayo para sa mga mamamayan? Anong ginawa nyo ngayong COVID? Wala, dumaldal. Ay di, nakakahiya kayo, kawawa naman kayo. Diba? Oh, ano, gusto mo pa? Hindi kita pagsasawaan. Bibigyan kita ng panahon. Ang style kasi nito mga media na to, bibirahin ka. Pag habang binibira ka, darating yung kanilang mga alalay. Bigyan mo na lang eka para tumahimik na. Hindi, birahan tayo kung gusto mo hanggang sa matapos tong COVID. Kung gusto mo hanggang magunaw ang Pilipinas, magbirahan tayo eh. Hindi kita atrasan. Bakit? Ako ay totoo. Totoo ang aking ginagawa at aking sinasabi. Alam na mamaya, ikaw, ano? Puro fake news ang nalalaman mo. Bagay, hanap buhay mo yan, dyan kakikita. Kung hindi ka magsisinungaling, hindi mabenta, walang manunood sa'yo. Oh, tunay ka. Oh. Tunay ka sinungaling. Oh, yan. Alam ng taong bayan yan, oh. Nakikinig sila. Oh. Ikaw sa studio mo, audience mo lang, yung cameraman mo. Eto, audience ko habang nagsasalita ako. Oh, yung mga maumayan tumatanggap ng ating ayuda. Nakita mo? Gusto mo ng hiyaan? Oh, hihiyain kita. Mananawa ka sa akin, pauulunan kita ngayon. Akala mo ikaw lang mabunganga? Ay nako, puta ka na, mabunganga rin ako. Pinakain din ako ng puki ng baboy ng nanay ko nung ako'y bata. Hindi nga, madaldal din ako, matabil din ang dila ko eh. Ito, nakakarim na balik ka dito, kakadeliver ng bigas eh. Ito? Nakailang balik ka na rito? Anim na sir. Ang nagdadeliver sa atin, Cagayan, Bulacan, Nueva Ecija. Anim na balik. Ito na lang, tanongin natin. Ito isang pahinante. Mga ilang sako na yung ibinaba mo sa akin? Hindi ko na mabilang, sir. May mga 2,000 sako na yun na ibaba mo sa akin? Hindi lang? Hindi lang. Ah, nakita mo. Isang delivery pa lang yan. Ha? Hindi na rin niya mabilang kung ganong karami. Tapos sasabihin mo na ako'y humihingi ng donasyon at itinatago ko yung donasyon ng mga bigas. Ikaw ay loko-loko. Bakit? Bakit ako hihingi ng donasyon? San damakmak ang pera ko? Marami akong pinagkukunan. Ikaw, kung hindi ka dumaldal dyan sa studio mo, wala kang makakain. Hinahamon kita. Arn-arn, sunugan tayo ng pera. Hinahamon kita, pati yung kasamang broadcaster. Sige, sunugan tayo ng pera. Pag sinabi ko sunugan, uubusin natin ipamimigay natin sa taong bayan. Ang pakiwari ko, hindi lalaban ito. Takot mabawasan ng pusing ang bulsa nito eh. Daldal lang ang nalalaman nito. Bunga nga lang ang nalalaman nito. Tawagan nyo na si Facebook Philippine. Patake down nyo itong ano ko. Itong Facebook ko. Kasi habang nasa Facebook to, kahiya-hiya kayo habang buhay. Habang buhay kayo magmumukhang tanga, habang buhay kayo magmumukhang inutil sa harapan ng maraming tao. Habang buhay ko kayong kukutsain. Bakit? Eh ngayong may epidemya, imbis na tumulong kayo, puro ngaw-ngaw pa yung ginawa nyo eh. Sisiraan nyo pa yung taong tumutulong eh. Paano ako masiraan ako ng loob? Paano na itong mga mamamayan na umaasa sa atin na hindi nga kayang gabayan ng ating gobyerno dahil kulang ang ating ayuda mula sa national government? Ano, may masasabi ka pa? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo akong sisimulan. Pag sinimulan nyo ako, pag naging umpisang tumabil ang bunga ako, hindi nyo kayang awatin yan. Ayan. Sabi niya, share natin to paulit-ulit mga ka-FLM para makita at malaman ng mga tao kung gaano ka-fake news si Arn-Arn ng Channel 7. Yes! Patay ka ngayon, Arn-Arn. Bay, babash ka na ngayon, Arn-Arn, ng mga supporter ko, Arn-Arn. Dapat to, ma-caption to. Sigurado ko, i-delete tong... Kung ano na to. Ha? Nakalive ako dyan, o. Oh, yan. Nakalive ako. Ayan. Oo, yan po.
Yan na po yung sasakyan. Ah, ito na yung sasakyan. Talaga ng bigas na galing kay Sir Francis. Thank you, sir. Kaway, kaway! Kaway kay Arn, the puppet! Sigaw, sigaw tayo! Sabay, sabay!